this is Wen! Welcome to my YouTube channel. So sa video natin ngayong araw ay may share ako sa inyong isang product. So itong product na to, ito yung aking latest na skincare. Syempre kahit buntis tayo, dapat hindi natin pinapabayaan ang ating balat para manatili pa rin itong makinis at maputi. So kung gusto nyo malaman kung ano yung products na ginagamit ko, keep on watching. So bago tayo magpatuloy sa video natin yung araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click mo na rin yung bell para lagi kang ma-notify every time na may bago akong upload. So hindi naman lingid sa kaalaman nyo kung ano yung product na sinasabi ko kasi nilagay ko naman siya sa title. Ayan, so hindi rin naman lingid sa inyo na nakatanggap tayo ng mga products from Avon. So ginamit ko siya mula nung binigay sa akin. Okay? So tayo mga tao, syempre hindi mawawala sa routine natin ang paliligo. Yes. At kapag naliligo tayo, kailangan gumagamit tayo ng sabon. Syempre, pwede ka ba maligo ng walang sabon? Ayan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagpapaputi at nagpapakinis, sinisimula natin ang proseso sa pagpili ng tamang sabon. Yun nga lang, dahil buntis ako ngayon, medyo no-no ako dun sa mga sabon na, alam niyo yun, yung nakakabalat, tapos yung harsh, mahapde, hindi pwede sa akin yun. Kasi medyo maselan ang balat ko pag buntis ako. Pero, ayan, luckily, dahil nga nabigyan tayo ng Avon ng sabon, tinesting natin siya. And, na-surprise ako, kasi kahit pampaputi siya, never akong nakaramdam ng itchiness. So, ano nga ba yung sabon na sinasabi ko? So, ito ay walang iba, kundi itong soap na ito. This is Miracle White C Creamy Soap. Siya ay product ng Avon, okay? So, siguro magtataka kayo, baka hindi nyo ito nakikita sa market. Kasi nabibili lang siya online. So mamaya, ibigay ko sa inyo yung mga pwede nyo puntahan para maka-avail kayo or para makabili kayo ng mga products nila. Okay, so merong mga ibang soap ang Avon, kulay pink. Typically, pink talaga ang kanyang packaging. Pero itong soap na to, yellow siya, yellow and orange. So this is Miracle White Sea Creamy Soap with Royal Honey. Ang presyo nito ay 70 pesos at nabibili nga lang siya online. So buksan natin siya. Na-open ko na to dun sa aking unboxing. So ganito siya kalaki. Dilaw yung loob niya, medyo naaninag niyo pero ilalagay ko yung picture kapag nabuksan na. Ayan, kasi ito ay pampag-giveaway. So wait na lang kayo sa mechanics. Hindi pa ngayon. Ayan, maghintay tayo ng tamang panahon. So, sa kamay ko, ganyan siya kalaki. So, medyo maliit siya as compare dun sa mga ibang sabon. So, kung ikumpara natin siya sa mga beauty soap na pampaputi, para sa akin, malaki na ang kamurahan nito. Kahit na medyo maliit siya kasi yung iba, medyo expensive talaga. Pero kung ikumpara natin siya sa regular na soap, yung hindi pampaputi, yung mga baby soap, medyo expensive siya. So, pero dahil nga pampaputi ito, yung presyo ng 70 pesos, kumbaga, nasa, hindi naman siya sobrang mura, pero hindi naman siya sobrang mahal. So, ang scent nito, ang sabi ko sa inyo nung una, medyo may pagka-citrus. Pero, nung ginagamit ko na siya, syempre, doon mo lang ma-appreciate ang totoong amoy niya. So, ang amoy talaga niya, ay parang may pagka-amoy ng, parang melon ang amoy ko. Basta mabango siya, amoy prutas. Sweet ang kanyang smell. Which is, I really like. Alam nyo ba, medyo maselan ako sa pang-amoy ngayon. Pero, never sumakit ang ulo ko pag naamoy ko ito. So, kahit medyo sweet ang kanyang scent, kumbaga acceptable siya kahit sa naglilihim buntis. So, obviously, ang kulay niya ay dilaw. Ganyan na lang siya kanipis. Ayan, mula nang ginamit ko siya. So, gano'n ba ito tumagal? Tumagal to ng 2.5 weeks sa normal na paggamit. So, pag sinabi kong normal na paggamit, alam niyo yung pagka naliligo ka, as in yung normal na nagsabon ka, hindi ka nagbabad, hindi mo siya ikinas ka sa bimpo, hindi mo siya pinagula ng sobrang kapal. As in, ginamit mo siya ng normal, okay? So, inabot siya ng 2.5 weeks. So, medyo maliit nga lang siya, kaya ganun lang katagal yung inabot niya. Pero, kung siguro gagamitin mo siya ng bonggang-bongga, yung talagang ipababad mo and everything, feeling ko tatagal lang siya ng 1 week. So, ano naman ang effect sa akin ng sabon na ito? So, syempre, yun ang iintay natin lahat. Ano yung effect? Ayan. So, para sa akin, itong sabon na to ay napaka-mild lang. Which is expected kasi nga 100% natural siya.
Ayan. Okay? Kaya nga malakas ang loob ko na gamitin to. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap na pag ginamit mo ay maghahapdi ang balat mo and magbabalat within 3 days, hindi itong sabon na yon. Hindi ito yon. Kasi nga, ang kanyang pagpapaputi ay dahan-dahan. At dahil nga mild siya, huwag mo rin asahan na magbabalat ka ng bonggang-bongga. Hindi siya ganun. Pero napansin ko na medyo nagkaroon ng parang hunos-hunos dito sa braso ko. Pero actually, bago ko napansin yun, weeks na ang lumipas. So, matagal-tagal siya, mga 2 weeks bago siya magkaroon ng ganun. Kaya yung pagputi mo dito ay dahan-dahan. Ayan, hindi biglang, hindi pinipili. So, in my opinion, makakakita ka ng visible result or makikita mo na nagsisimula na yung effect niya kapag 2 weeks na. For me, kasi magkakaiba naman tayo ng skin type. Magkakaiba tayo ng pangailangan. Pero sa case ko, dahil nga hindi ko naman siya binababad sa katawan ko, 2 weeks, makikita mo na yung unti-unting pagbabago sa iyong balat. So, siguro, kapag continuous mo itong gagamitin, kaya ka paputuin nito 2 levels, ayan, from your current skin tone. Okay? So, halimbawa, kung continuous ang paggamit mo, so, puputi ka ng mga 2 levels. So, kung halimbawa, nasa level 5 ka, mga level 7 yung magiging puti mo. Kaya, hindi ka niya kayang paputiin from Kirara to Marian Rivera. So, impossible yun. So, syempre, dahil naliligo tayo, nagsasabon tayo, naghihilot tayo, nasi-strip ang moisture ng ating balat. So, kahit nasabihin natin na this is 100% natural, kailangan pa rin natin ng something na gagamitin natin para ma-moisturize ang ating balat. And at the same time, kung gumagamit ka ng sabong pampaputi, kailangan meron kang lotion na gagamitin na mapaprotektahan ka laban sa init ng araw. So, ang ginagamit naman natin ay ang mahiwagang lotion ng Apong. Ito, sa tingin ko, meron ito sa market. Makikita mo siya sa mga supermarket. Na mamaya, sabihin ko sa inyo kung saan ito available. Okay? So, dito tayo sa packaging. Sa typical na kulay, pink. Okay, yung normal na kulay ng Apong. So, in fairness naman sa Apong, kompleto siya ng detalye. Kahit meron siyang ibang character, meron siyang English translation at meron siyang mga complete ingredients as in kompleto. So, ang size niya ay ganito siya kalaki. Medyo may kalakihan. The pump. Ayan, 500 ml. Kalahating litro. Ang presyo nito, 305 pesos. Ayan. So, medyo mura siya. Yes, kasi ang laki niya eh. Kaya kumpara natin dun sa mga whitening products na ganito kalaki. Ayan. Ang laki ng kamurahan nito kasi 305 pesos lang. Ayan. At the same time, hindi na siya whitening. Meron pa siyang collagen at meron pa siyang UV protection. O, imagine that. Tapos, another thing na gustong-gusto ko sa product na to. Ayan, dispense natin. Almost unscented siya. So, medyo maselan na yung pang-amoy ko. Kaya, hindi ako nagagamit ng lotion. Pero dahil dito, na hindi naman siya masangsang, hindi masakit sa ilong, hindi nakakahatching, ayan, nagamit ko siya, as in, ginagamit ko siya araw-araw. At isa pa sa maganda rito, hindi siya masyadong malabnaw, hindi rin siya masyadong malapot. Ngayon, kapag pinahid mo siya sa balat mo, para siyang, parang nagwa-watery. As in, talagang siguro, sa mga lotion na natry ko, eto na yung pinaka-lightweight na itatanong mo sa sarili mo, nag-lotion ba ako? Kasi diba, minsan kapag mainit ang panahon, ayaw nating naglo-lotion. Kasi nga, diba, ang init na nga, maglo-lotion ka pa kasi lalo yung mga merong UV protection, napaka-init sa balat niyan. Pero, ang nagustuhan ko rito, kahit nagamitin mo siya ng makapal all over your body, hindi mo mapipil na naglotion ka. Yon ang pinakagusto ko sa kanya. Kaya, kumbaga, napapalambot niya yung balat mo, pero hindi ka nagtitiis ganda. Ayun, tiis ganda kasi para sa akin yung magpahid ng mainit na something sa katawan, lalo't mainit ang panahon dito sa Pilipinas. So, pagdating naman sa kanyang whitening effect, ayan, kung naghahanap ka ng 7 days lang, ay puputi ka na. Hindi itong product na ito yun. Kasi nga, papuputiin ka niya ng dahan-dahan. Pero for sure naman,
mga 2 to 3 weeks, makakakita ka na ng visible results sa iyong skin. Ayan. At saka for sure, pag naubos mo naman itong isang bote na to, sa laki nito, talagang makakakita ka na ng pagka-lighten ng iyong skin. Pero kung maasa ka na puputi ka from Kirara to Marian Rivera, hindi niya kaya ibigay yon. So for me, in my opinion, kaya kanyang paputiin 2 levels from your current skin tone. So kung ikaw ay level 5, mga level 7. So depende pa rin yon kung pangangalagaan mo ang iyong balat. Pero syempre, kung nagpapaputi ka, hindi ko gumagamit ka ng sabon o lotion ng pampaputi, ay hindi mo na poprotekta ng sarili mo sa araw. So, syempre, kapag nagpapaputi ka, ingat-ingat ka rin naman sa pagbibilad sa araw. Para ka rin nagpapapayat niyan. Hindi porket nag-exercise ka, pinapatay mo ang sarili mo sa exercise, ay 100% sure na ikaw ay papayat. Syempre, kailangan mo rin kontrolin ang iyong pagkain and balanced diet din. So, sa pagpapaputi, ganun din po yung gagawin natin. Pero syempre, hindi lang itong dalawang to ang ginagamit natin. Kasi once a week, nag-i-scrub ako. At ang ginagamit ko, walang iba kundi ito. A Bone Miracle Spa Milk Shower Salt. Na i-review naman natin sa susunod nating video. Ayan, sasama ko na rin sa susunod nating video yung mechanics ng ating pag-giveaway. Kasi magpapag-giveaway ako ng mga A Bone products. Ayan. So, bago ko makalimutan, ayan, eto yung mga social media accounts ng Abone. Okay, kung saan sila pwedeng puntahan. So, para sa FB page nila at Abone Philippines, sa IG, Abone_PH. Okay, meron din silang YouTube account, Abone Philippines Official. Ayan. So, by the way, ang Abone ay available sa maraming store. So, available siya sa FB. Makakabili kayo sa FB. Abone Philippines. Available din siya sa Watsons, SM Department Store, SM Supermarket, Shopee. So, ang name ng kanilang shop sa Shopee ay Abone_PH. At syempre, sa Lazada, Abone Philippines. Ayan. So, that's all for today's video. Kung meron kayong mga requests, any beauty blogs, basta kaya kong gawin, ilagay lang po sa comment section below. See you on my next video. Bye!